guys, welcome to my YouTube channel. I'm Charlyn Pineda, ang inyong lingkod. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-add payment method using your phone. I hope guys, may matutunan po kayo sa ating tutorial for today. So hindi ko na patatagalin pa guys. Ito na, simulan na natin. Let's start. So ayan, sa inyong home screen, punta po tayo sa ating Google Chrome. Ayan. Then yung tatlong tuldok po sa right side, sa taas, pindutin po natin. Then desktop site, ayan, check. So sa ating search, i-search po natin ang ating Google AdSense. Ayan, Google AdSense po. So, naka-ready na po siya sa akin. Ayan, home Google AdSense. Next, ayan, na tayo sa may tatlong slash tabi ng home. And then, press yung payments. Ayan, scroll up lang natin. Ayan, how you get paid. Press lang natin yung add payment method. So, ayan, add payment method. Add new wire transfer po ang ating piliin. Wire transfer po. And then, may sasagutan po tayo dyan. Ayan, beneficiary ID. Optional lang po siya. Kung pwede nyo siyang lagyan, pwede rin din pong hindi. The name, ayan, Charlyn Pineda. Then bank name, so ang pinili ko po is Paymaya kasi Paymaya lang po ang meron ako. So ayan, sa 2021 po new update ni YouTube, hindi na po kasali ang Western Union. So kailangan po, required talaga na meron po kayong bank account. So hindi ko po alam kung pwede siya or hindi, pero inaccept naman YouTube. So, next natin is Swift BIC. So, paano ba natin malalaman ang Swift BIC ng ating bangko? Search lang natin sa Google search. Ayan, Paymaya Swift code. Ayan yung code niya. So, kinopy-paste ko lang siya. Hindi ko na po sinama yung tatlong X. So, ayan. PAPHPHM1. Yan po yung Swift code ng Paymaya. So, proceed po tayo sa ating next account number po ng inyong bank account, bangko. Yan, so dahil may ATM naman ako sa aking Paymaya, so nilagay ko yung aking account number. Next, retype po natin yung account number natin. Kung ano po yung nilagay natin sa account number natin, i-retype lang natin siya. Double para mag-double check po kung tama po talaga yung at pareho yung account number. Ayan. So, next natin, set as primary payment method. Ayan. Check lang natin yan. So, hindi na ako nag-ano dyan sa intermediary bank. Nag-proceed na agad ako sa set as primary. Ayan, then next, isa-save na natin yung ating na-fill upan.
So, ayan. Okay na, wire transfer to bank account. So, ayan, naka-indicate na po dyan yung ating inedit, yung ating inilagay po na add payment method. So, ayan guys, sana po ay meron kayong natutunan sa ating tutorial for today. Pwede rin po kayong mag-add again ng ilang mga bank account dyan kung gusto po ninyo. Ngayon, pag nag-add po kayo ulit ng inyong add payment method, siya po yung mapupunta sa primary. Ayan, ngayon kung hindi naman po pwede itong PayMaya, mag-email naman po si Lolo just in case po nasasahod na kayo or hindi. So, dahil hindi ko pa naman po nakukuha yung threshold ni Lolo na $100, so hindi ko pa malalaman kung pwede ba talaga ang PayMaya or hindi. Pero meron kasi akong account ng PayMaya at sa ATM, through ATM. Kaya sana, I hope na makatanggap tayo at po pwede ang ating account sa PayMaya. So ayan, update po tayo 2021, wala na po tayong Western Union. So automatic po, kailangan po talaga kayong mag-bank account. So ayan, dahil 29.13 pa lang yung aking dollar. So sa mga ka-chonables ko dyan, guys, please support my YouTube channel. Ayan, mega love shout out muna tayo sa aking mga newcomer ka-choy. Welcome mga ka-choy, thank you so much po sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat po sa lahat. Ang aking sisi ko ay Aros at Nagak, please connect. And also sis Hannah Montana 523. Thank you so much po sa inyong pagtitiwala. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe channel ng Pineda. And pakilike na lang din po ang ating video. And also, pakiclick na rin po ang ating bell button para lagi po tayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you next vlog. Mwah, mwah, mwah.